diha sa libro sa Acts, diha na ito mabasahan ang grabe nga pagpamuhat sa Holy Spirit. And the acts of the Holy Spirit are still continuing through you and through me. Nagapadayong gihapon siya ang pagpamuhat. And through the church in this world, God is still moving. God is still healing. God is still saving people. God is still changing people. God is still breaking the chains of the people's lives. God is still reconciling people. God is still resurrecting people nowadays, because the God before is the same God that we are serving today. Why? Because our God is the same God today, yesterday, and forever, according to His word. The question is, what it's like to walk with the Holy Spirit? What it's like to live with the Holy Spirit? Kung tao atong himuon nga best example, niya maghimo tayo yung tagkaugalingon na itong mga doktrina na sukwahi sa pulong sa Dino. That's why let's go to the Word of God, and our example is Jesus Himself. Because Jesus is the perfect theology. When I say theology, study about God. Jesus is the standard. Not even David from the Bible, not even Apostle Paul or Peter. These guys are great. Mga maayo ni silang mga tao. Maayo ang ilang kinabuhi. Maybe gisundog nato sila sama sa pagsundog nila sa Ginoo. But Jesus is it. Number one, Jesus was born by the Holy Spirit. Jesus, His birth was conceived supernaturally by the Holy Spirit. Lalang siya sa malaang Espiritu. He was born naturally, but He was conceived supernaturally by the Holy Spirit. Matthew 1:18. The Word of God says, "This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit." Maybe it sounds crazy, but the Holy Spirit is Jesus' biological father. The Holy Spirit was the one who gave Jesus to birth. Lalang sa balaang Espiritu. But Jesus is not the only one who had the Holy Spirit as His Father. Sa dihang matawag na pag-usap, the Holy Spirit became your Father, because we were born from the Holy Spirit. Before na natawag pag-usap tungod sa balaang Espiritu, natawag usap ta sa sala. Kamalutan na, why? Nature na to ang sala. Kaya nga itong mga ginikanan nakasala. That's why they were disciplined by God. Ipahawa sila sa Garden of Eden kung pinakasala sila. Huwag ang atong pagkamakasasala, regalo na ni Satanas sa ato. Flesh o unod nun, mga fleshly desires. Natay mo na muna ng dautan, binuhatan ng dautan, sinutihan ng dautan. Sa dihang na-born again ka, dawat niyo si Jesus as your personal Savior and Lord, Lord, forgive me from all our trespasses. Sulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi sa ilo, ako sa pulong, sa buhat, o sa mauna. Himo ako maimong anak, o ikaw mahimo na ang Diyos sa akong kinabuhi. Yehi ang akong kinabuhi. Sa dihang gidawat niyo siya, nahimo kang born again. Get saved. When you give your life to Jesus, when you surrender your evil ways to the Lord, when you put your faith in Jesus as your only way and the only salvation, dili lang ka niya tagaan ng amahan o pagong kasing-kasing, dili lang niya isulat ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi, dili lang ka niya hatagan ng gasa sa pagkamatarong, dili lang ka niya himo anak, but God the Father gives you the gift of the Holy Spirit at that moment. Immediately. Sa dihang gidawat nimo siya, immediately, naa na sa imuha ang Holy Spirit. Dili to mo kay kapalo na ka mo speak in tongues, si karababababay shender babayahan dili to ni kapalo na ka ana. Kay kami sa unang mga bata, kami hawg na kay niya na. Pag mo ana na mo papa,
Unsa man akong problema? Tungod kay naapat sa tawhan ko. Ang Holy Spirit na nasa imo. Pero ang problema, naapat sa tawhan nun. Di ba gigasahan po tayo sa lain, sa tanas ni tanin? Mo na ang atong first nga gasa na dawat ni sala. Pero sa limang dawat sa Ginoo na ay additional na gasa, gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit is within us. So, na ay conflict na nahitabo sa atong sulod. Fleshly desires versus the Holy Spirit within us. Kay buhi pa ba ta? Ikit na to, maiwasan nga na agay sinful nature sa atong sulod. Kaya itong palagi, grabe ni mag-desire of fleshly desires. Punod-nod ng mga tingin. It's complicated. Ang imong kaluwasan doesn't solve problem. It creates. Ang imong kaluwasan dili sulbad sa imong problema. Ang imong kaluwasan mo ay maghatag sa imong problema. Tungod kay sa una, masayon. Kay unod raman. Unay ka ng unod, unod. Desire sa unod. Go, go, go. Paundayunan, sundan, paundayunan. Pero the moment na naluwas na ka, dili lang unod ang nag-dominate sa imong sulod, pati ang balaang espiritu. You don't live a holy life because you have the Holy Spirit, I tell you. Dili assurance na nag-inabuhi ka ng balaang kung himo na ang word again or na himo kang Kristohan. It's not an assurance. You have the Holy Spirit. You have a potential for a holy life. It's yielding to the Holy Spirit that brings you holiness. It's not the Holy Spirit that brings you holiness, but it's about yielding, it's about surrendering to the Holy Spirit that brings you holiness. Dili ka balaan kay na-born again ka or na-pistuhanan ka or mimbro ka sa faith tower na ito, nahimo kang balaan tungkol kay surrender mo yung kaugalingon, yield mo kaugalingon sa balaan Espiritu, kung gidenay mo ang imong unod-nod na pagbati. Dilibot, pasabot nga sa leader ka, balaan ka, sa listo teacher ka, balaan ka, organist ka, drummer ka, guitarist ka, tambourine dancer ka, it's not assurance. It's not assurance. Nagbuhat niya po kag unod-nod, it's not assurance. Yielding to the Holy Spirit that brings victories. Maunang daghan gihapon ka na ito, mga Kristohanon, nga ulipon gihapon sa sala, maski na malagad na. Maski genuinely born again pa ka, dilibot pa sa pot, na automatic dayon ka ang mahimong balaan. Automatic dayon nga ang balaang espiritu mo kontrol sa imong kinabuhi. The Holy Spirit gives the presence inside of you, but it's or rather, yield to your flesh. It's your part kung mag-yield pa ka sa Holy Spirit or ang imong hagyapong unod-nod ang imong ginapaundayunan. Example. Sa panimalay nato, let's talk about the relationship between husband and wife. Maybe naay mo kuyo uban sa atong balay, pero lahi lagi-lagi lang atong relasyon sa atong asawa o bana. Because we sleep with our husband. We sleep with our wife. Kay intimate ang atong relasyon sa ilaha. We share almost everything sa atong bana or sa atong asawa. Like sa kauban lang nato sa panimalay. Hirag yun. Asawa or bana nato, mas paminawon dun lang nato sila kay sa kauban na nato sa balay. Kay naaman tayo intimate nga relasyon sa atong asawa or bana. Maybe housemates or roommates, but doesn't mean na naamoy intimate relationship. It doesn't mean na naana ang Holy Spirit sa imuha, kay born again na ka, na kay intimate relationship sa iya. Basin sa unod ka, doon ay intimate relationship. Kita lang ang nakabaluan ng mga kaisan. Kita may nakailas sa kaugaling mo. It doesn't mean sa ang ginayon ka ganina, nga nag-speak in tongues ka, nag-prophecy ka, dali na ka matumba ang puan, intimate na imo relasyon sa Holy Spirit. No, it's not assurance. Because we all know the 1 Corinthians 13, maskin how pa ka mong prophecy, si maayo pa ka, pero kung wala kay gugma, mura ka masabang ang piyang-piyang.
naipulos sa tubangan sa Ginoo. When we say love, love is God because God is love. Since the Holy Spirit is God, you don't have love, you don't have the Holy Spirit. So, maski nang sa panimukahawod, 1 Corinthians 13, basa na lang nyo, bisag lang sa pakadaghan ng lingwahe mo ng himbawaan, maski pa na puro kayo pagtuo, may mga pagtuo, mga mabalihin sa bukid, pero kung wala kayo gugma, worth nothing. How kay ka? Grabe kay ka? Wala kayo gugma, it's nothing. It's nothing. I-allow na sa Ginoo itong pagkahawod, grab na sa kaaway itong pagkahawod for us to boast ourselves. Pero kung na kayo Holy Spirit, hindi man ikaw ang hawag ng Ginoo may hawag. Surrender ka sa Ginoo. The question is, diha sa inyong lawas, kinsa inyong gihatagan o taas na panahon? Ang gusto sa umod o ang gusto sa balaang espiritu? E kung kinsa inyong mas gihatagan o dako ang panahon o atensyon, mauto ang mas dominante sa imong ha. It determines whether you will live a holy life or a sinful life. Having the Holy Spirit is great, but when the Holy Spirit has you, it's the best. Example, pagkatao nato normally naanadyod tayo itiil daan. But it doesn't mean, tungkol kay naanad tayo itiil, pagawas nato, ikan sa bakal sa tonggidikanan, malakaw ta diretsyo, nag-walk away ta, nag-walk out ta sa tiyan sa tonggidikanan. Gasag ikan sa Ginoo, manaan tayo itiil. Pero manang una, ligid-ligid, kamang-kamang, delikabat-kabat, ay mawagi pa oksigid ka mo-umo, hangtod makabalura, Jod, muna ka. Pinahanglan, Jod, o pasensya. Siguro, kung wala'y nagtudlo sa ato, sa paggamit sa atong tiil, o namataan na ito, nga nagkamang ang atong mga kahuban sa balay, kamang, gita-hitod ka mo. Ang wala ito namataan, wala may nagtudlo sa ato, ah. Huwag maghuna ang tatangag, maorong niya ang normal. We don't know what is the function of our legs. We think that's normal to crawl all the days of our lives. Normal lang ang magkamang, ay maoan na itong namataan, maoan itong pangamatyan. When you were born again, Holy Spirit is like legs. When you walk in the Holy Spirit, it takes some time. It takes practice, it takes surrender, it takes with other people who walks in the Spirit. Maubulahan ka ang gustuhan ng imong ginikanan. Bulahan ka, anak, ang gustuhan ng imong ginikanan. Tungod kay kong ang mga kauban nato sa balay o mga gustuhan ng nanalawas na manunta, pero naginabuhi gihapon, gaunod nun, ay normal lang sa ato awan. Okay naman na, okay, ang mga gustuhan ng ganyan, pero di ba kihirang tayo? Kung mga gustuhan ng gusto, di ba pakawat? Ako mama, gustuhan mo ito, sige magpakadari. Ako mama, normal, it's okay, it's normal, it's the norm. Okay lang na, nangalagad, pero adari ko ihapon, panahubog ihapon, makapag ihapon, pintang-usog ihapon, pintang-usog ihapon, usog ihapon ng daot. So, maanad-anad. Daghan sa ato ang sige nagdaladala sa balaang espiritu. But I tell you now, allow the Holy Spirit na mga dala siya sa templo, na siya itiil, pero dili siya kalakaw, na siya susunod sa templo, na siya sa gawas, and he is begging outside the church. Wala siya niato sa templo para musimba, niato siya sa templo para manglimos, pero sa dihang naabot si Peter, and John, sa dihang nangayong bakol, ang gihatag ni Peter, niyang kamot, dinikwarta. Mag-ingon si Pedro, in the name of Jesus of Nazareth, in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk.
siya. He is jumping, leaping, and praising God. Iyahang giday ang Ginoo. O misimba siya. In the same way, if you are yielding the Holy Spirit, it will be easier for you to go to church. Naaman gihapon problema, pero dili siya babag sa pagpangalagad if you learn to walk with the Holy Spirit. Dili na kakinahanglan sa hulan, matulog simbahan. We all have the Holy Spirit as Christian, but Holy Spirit does not hide every Christian. He only has those who surrender. We get the Holy Spirit by salvation, but the Holy Spirit gets us by surrendering to Him instead of our flesh. Kahit ang kalaban sa kanan't kaliwa ay walang makakatalo, dahil siyang Diyos, ang Diyos ng Himala. Sa kanya'y manalig.